As Filipinos gear up for Christmas, many are wondering how they can celebrate despite the COVID-19 pandemic. According to experts in the health department, it's still too risky to meet with relatives now that COVID-19 cases are again increasing. Itong pagsalubong ng Kapaskuhan at nasa GCQ tayo, yung mga tao ay muling lumaki ang bilang ng lumalabas at nakikihalubilo, minsan nakakalimutan ang pagsunod sa minimum health standards. According to an infectious disease specialist, it's quite easy to contract COVID-19 while interacting with an asymptomatic person. Kailangan mo lamang ng 1,000 virus particles na makapasok sa katawan mo para mahawaan ka. Pag nagsasalita, 270 particles per minute. So ibig sabihin, magsalita ka lang ng ganitong regular voice, 5 minutes lang, lumabas na yung 1,000 sa katawan mo. Because of this, experts advise Filipinos to sacrifice this Christmas season and cancel family reunions. And we would like to celebrate it really with everybody that we love. Pero sana po sa dadating na Pasko, let us try to be selfless. Isipin po natin ngayon na may COVID, may banta ng COVID, lahat po ng ginagawa natin ay nakakaapekto sa iba. Ganda natin i-revisit ano po bang ibig sabihin ng celebration. Balikan din natin yung unang Pasko. Di ba yung unang Pasko napakapayak? Doctors say people can still have Christmas parties at home without inviting other people. Open air activities para maganda ang ventilation. Physical distancing, keep as far as you can, wear your face masks and shield, and shorten the duration of your encounter. According to the Okta Research Group, COVID-19 cases in the Philippines might reach 500,000 by the end of the year. The Philippines now has over 431,000 cases. The death toll nears 800,400, while recovery stands at 398,000. Christine Sabilio, ABS-CBN News.